Sa lahat ng pinagtutulungang mga proyekto ng mga local government units ng barangay, bayan, lalawigan, national government agencies, sundalo at kapulisan, ay ramdam na ng bawat isa ang kaligtasan sa buong Davao del Sur, buhat ng naging malaya ito mula sa kamay ng CPP, NPA, NDF dahil sa pinag-isipang Tupad Pangako Program. Kami, diri sa province, kini akong headquarters. Ang akong mga pulis diyan, maingon ko nga, musaka ta diri sa may bukid sa Balabag kay Nice Sightings. Maingon sila, sir, ubay-ubay biyang NPA din ha. While karon anytime musaka ka o Balabag, wala good kayo na unaon nga problema. Dako kayo ang kausapan. Sa una, ang kining malalag, magsaysay. Paghepen ako sa magsaysay, napakoy detachment niya sa army, sa bakungan, gisunog. That was 2000. So, karon nakaagi ko ang area. Grabe kadaghan na, bibo na kayo kadaghan ng mga tao. Unya, nakita gid nimo nga, wala na ka ng, ang mga tao na ginengkamot na gid sila, na mabuhi sila. Unlike before, nabuhi sila nga naabay gitawag na itong kahadlok. So karon free na sila to go anywhere in the whole province. Ang implementing arms sa national government would first be the armed forces or the PNP or the national agencies such as the DSWD. DILG itself, kulang na silang tao. That's why they need the local government units to be vibrant as well. Just like what Dodo Cagas did in Davao del Sur, iporma ang Tupad Pangako Program, no? Diin dunay bago, nag-surrender, siyempre, seminaron, i-vet pa na, dunay vetting process, kumbaga sa laon, and then i-reorient ang pangunahuna. Tanggalon tong revolusyonaryo o pakibisog nga pangunahuna, usbo na to sa usa ka mga hapsay nga pangunahuna, one which focus on family, country, and God, no? Convergence actually. Kung unsa ang resources sa ubang office, atong giusa para mabuo, ihatag nato sa ilaha. So mao na ginatap nato ang mga other agencies. Actually, mao man siya ang naa sa EU70 nga composition sa mga partners nato nga kung unsa to mga programs ihatag dito. Malipayon kaayo ko kay tungod aning programaha na usab jud ang ilahang kinabuhi. Labi na katong nagdibu, diba? At least, ni-surrender siya, nakasurrender na siya. 18 years old na, na-feel na niya Jude, na dalaga na, nakaselebrate na siya, na never been in her life na makaselebrate siya og dibu. Nag-improve ang ilang kahibalo. No, from this level, musaka gamay, there's development. No, na sila'y kahibalo. Nag-increase ang ilang capacity. Ikaduha, nag-increase ang ilang capability. So dili lang tong kahibalo kundi kabalo sila mohimo. Kabalo ni mahi katong ilang nahibal-an imo ilag yung ma-perform pag-abot ngadto sa community. Ikatulo kining gitawag nga kung na-increase ang ilang kahibalo ug ang ilang katakos capability, mag-increase ang ilang confidence. So dili na sila maulaw. Kaya nako na, no, nahibal-an nako na, ing-ani ra na pagtrabaho. Sa una maulaw sila. Hesitan sila nga maging kabahin sa community. Pero tungod kay nag-increase ang ilang capacity and capability, nag-increase ang ilang confidence. Then, ang ikaupat, kining gitawag nga change in character. No? Which is resulta sa moral and spiritual value formation. Very important to endeavor nga gihimo sa kuan sa Provincial Government of Davao del Sur and sa MBRLC, no? And of course sa 39th IBK nga, no, necessity, no, sa akong tanaw, mangod ang follow-through. Itong follow-up ba kay, pag dili mangod mo i-follow up ang FRs, dili may mong complete ang ilang transformation. Karon pag dili may mong kompleto ang transformation sa FRs, meaning, ang vulnerability for recovery naa, no? So that's why, ako, sa part na ako, katong paningkamot na apason sila kung asa sila, dapat og continuous ang paghatag og hinabang sa ilaha, no, to completely transform, no, gikan dito sa dating violent nga culture, no, nga
gigisilsil sa ilahang alimpatakan tungo sa panahon na sila sa kalihukan, padulong dito sa usa ka peace loving nga individual, no? So kinahanglan gyud siya nga na i-follow through. Ang indoctrination and radicalization manggod sa mga FRs, wala manggod na mahitabo in a blink of an eye, no? Or murag mahitabo over time. Dili nga na kadali, nag-agis ang process. So meaning, ang ilaha pong de-radicalization, dili po na siya mahitabo dito sa formal de-radicalization lang nga na program for 15 days, for 3 months, no? That's a complete package, no? Economic, maybe political, cultural, and economic, political, and cultural na aspect, no? And mahitabo lang na kung nakauli na sila sa ilang komunidad. So meaning, kung di sila masundan sa ilang komunidad, kung asa sila, matuginaingon ako kanina, na vulnerability nga ma-recover pa sila kay dili na himong kumpleto ang ilahang transformation. Higit sa tuwa at saya sa mga nakikitang programa ay ang maayos at mahusay na pamamahala. Ito ang ipinatupad ng nagkakaisang provincial government of Davao del Sur. Nindot ang iyang programa, ang I Help, I Share. Magpapatunay sa good governance na ito ang Provincial Housing Development and Management Office na tumututok sa relocation sites ng mga walang lupa, lalo na ng mga dating rebelde, at ang Office for Special Programs na umaalalay naman sa pangangailangan ng mga people's organizations. Ang ginatabangan mino sa atong Provincial Engineering Office para ma-prepare katong area nga atong mapalit para mahimong kanang ready to wala, puyan na. Ready na puyan. Ready to build sa ilang mga balay. Ang wala lang sa mga kanang paghatag ng mga pondo para sa balay. Okay, dako naman siya nga requirement. Medyo function yun sa Office for Special Programs. Mahulog ming facilitator namin. Kami ang tigpasayon sa mga tao nga manginahanglan o mga serbisyo, mga ayuda. Dahil sa gobyerno, kung ang usa ka tao o organisasyon mobil o mga ayuda, doon na may mga particular requirements. Sinisiguro naman ang provincial government ang ligtas na pangangatawan ng mga Dapsuranon. Kaya, so we do 4 times a week, 4 times a week medical mission programs sa nagkainlaing mga barangay through the years, bringing doctors and free medicines. At upang mas mabigyang serbisyong medikal ang mga taga Davao del Sur, milyon-milyong piso ang ibubuhos sa kanilang provincial hospital. She will be investing on behalf of the province of Davao del Sur more than 200 million pesos para sa hospital. Both new buildings, duha ka main buildings in Buatan Bago, and medical equipments. See? Which can convert the Davao del Sur Provincial Hospital into a training school. In this way, we will be assured of supply of doctors and nurses. Makalipas ang mga araw at mga buwan, buhat ng maideklarang insurgency-free ang lalawigan ng Davao del Sur. Mas umusbong ang iba't ibang mukha ng kaunlaran sa lalawigan. Sa Digo City, halimbawa, kapansin-pansin ang pinakamataas na gusali sa buong Davao del Sur, ang Big 8 Corporate Hotel na naging operational sa taong 2022. Hindi mararamdaman sa kanila ang takot na baka singilin sila ng revolutionary tax ng NPA. Buong tapang naman silang tumatanggap ng mga bisita, kahit pa mga banyaga. Every day, sir, we have a foreigner nag-dine-in diri sa Big 8 Digos. And we are so proud na gipili Manila na diri sila magstay sa the first choice here in the City of Sound.
ipinagpapasalamat nila ang kultura ng seguridad mayroon sa buong lalawigan, particularmente sa siyudad ng Digos. Kaya naman, sila din ay mas naghihigpit sa seguridad para sa kanilang mga bisita. One of our foreign guests na nag-interview sa MUA na ipili niya ang Bigit Digos kasi one of our priority is their security. Ang kalikhaan ng nasabing bahay tuluyan ay nakalikha rin ng maraming trabaho para sa mga Dabsuranon. Sa taong 2023, nasa humigit kumulang 100 katao na ang dito ay nagtatrabaho. Maraming trabaho rin ang nalikha dito sa bukiring bahagi ng Bansalan, dito sa Balutakay at karatig na mga lugar. Sa Havens Jew halimbawa, nasa humigit kumulang 30 katao din ang nabigyan ng hanap buhay. Natutuwa ang pamunuan dito dahil nabibigyan nila ng wastong sahod ang kanilang mga manggagawa. Amo yung gihatag unsa ang makaayo para sa ilaha. So they are paid well, minimum wage. It's also based from their KPIs. Aside from that, ginatrain po damo sila sa di lang usa ka department sa inaning establishment. So naamig na tawag nga kalaganing by departmental na mga trainings. So start na siya from the parking boy, maabot na siya og public attendant, hantod maabot siya og room attendant. So kana siya makaboost na siya sa ilang moral nga kahit wala sila nakagraduate sa inana nga kurso nga kaning nga klase nga industry, hospitality industry. So kana siya na malipayon kaayo sila kay abi nila dira lang sila kuto. Abi nila farmer lang sila kuto ba. Abi lang pud nila silang huna-huna nga mag-drive lang sila og habal-habal. So ana lang. So karon pinaagi sa Havens Jew Resort, nakahatag ng employment sa mga local po. So, lipay dyan kaayos sila. Nagpatotoo naman itong waiter na si Christopher Sasam. Sa magandang sahuran, mayroon dito sa Havens Jew. Every day ko nag-earn income, sir. Sa wala pa ako katrabaho dito, sir. Once a week, may lagnay duha ka clients nga magpa-set up sa mga sir. So, diligid parehas diri sir nga every day. Then, nice ilang sir, regular rate yun niya diri sir. Nagsimula sa pagiging kainan ang Havens Jew hanggang sa naging resort na ito. Dahil sa nakakaanyaya nga naman ang klima dito. Masarap ang dito'y magpahinga at magbakasyon. Kaya naman, dala din ng magandang disenyo sa bawat sulok ng resort. Aabot sa 1,000 katao ang dito ay namamasyal bawat Sabado at Linggo. Nasa humigit kumulang 500 katao naman ang bumibisita dito mula Lunes hanggang Biyernes. Isa lamang ang nasabing resort sa tila mga kabuteng nagsisulputan dito sa paanan ng Bundok Apo. Buhi jud kaayo, sir. Kung sabagaw makaingag din na establish na ni siyang resort for the employees and then for the guests po. So lipay ang empleyado, lipay ang mga bisita. So lipay tanan. Ang iyong nag-iisang lungsod at mga bayan. Buhat ng ikaw ay pinakawalan sa tanikala ng madilim na kahapon, ay wala ng dahilan upang hindi makaangat patungong walang kamatayang kaunlaran. Aakayin mo na ang mga ito upang maipwesto sa bundok ng mga tagumpay. Kukuyugin man sila ng mga pagsubok ay hindi na sila kailanman matutumba. Dahil hawak kamay silang magtutulungan upang walang ni isa man sa kanila ang babalik sa mga bangungot ng kahapon. Silang mga piniling mga siwa sa iyong mga bayan ay mas magiging totoo sa kanilang pagsisilbi, sa kanilang mga nasasakupan. Pipiliin nila ang mabuting pamamahala. Itutulak nila ang mga nahihirapan. Hihilahin pataas ang mga napapagod at tatabihan ang mga nanghihina. Dahil ang iyong kalayaan mula sa mga banyagang kaisipan
ay isang biyaya ng langit upang ang pangako ng may likha na bibiyayaan ang bayang may takot sa kanya at tumutulong sa mga mahihirap ng walang pangungupit at kasinungalingan ay magkakatotoo na. If you will notice yung celebration natin ngayon, ang mismong nag-initiate or nag-facilitate ng celebration are the local government units. They now have an ownership dito sa pagiging insurgency free ng kanilang respective areas. So with this, they have already included sa kanilang mga programa yung paano ito ma-sustain through the implementation of different development programs or mga peace-building programs to ensure na itong mga areas na ito ma-address yung mga root causes ng insurgency and even drivers of conflict. That's why I always keep on saying na we are already shifting from conflict resolution to conflict transformation. Because dun sa conflict transformation, we are turning yung mga hatred, animosity within the communities into collaboration, harmony, and community na magkaisa sila, nagkakaintindihan, maganda ang relasyon nila para sa kanilang maanyag or maunlad na pamayanan or komunidad. After all, ang government is the government of everybody, not only the population or your political ally. So it's the government of everybody, government of the people, by the people, and for the people. So yun ang tinutupad ng tupad pangakong program na ito. Dili na samok ang Davao del Sur. So mo na karon na mo ang ginatawag sa Davao del Sur is maanyag nga paraiso. Bulahan ikaw, O Davao del Sur, tungod imong naangkon, ang dugay ng gitinguhang maangkon sa imong mga pinalanggang Davsuranon. Ang matuman dinha kanila, ang saan nga sila tabangan, higugmaon og panalipdan. Naniniwala po ang IDOCU na higit sa deklarasyon ng insurgency free ay ang pagpapanatili ng good governance ng bawat local chief executive at ng kanilang mga nasasakupan sa lahat ng mga local government units sa lalawigan ng Davao del Sur. Sana po ang aming dalangin ay hindi na mapasukan sa impluensya ng CPP-NPA-NDF ang buong lalawigan ng minamahal nating Davao del Sur. Our congratulations and salute to the rest of the provincial government of Davao del Sur, mga bumubuo ng 39th Infantry Battalion, ng 1002nd Infantry Brigade, at ng 10th Infantry Division, at ng kapulisan ng provincial office ng PNP dyan sa Davao del Sur. And of course, sa lahat ng mga residente ng Davao del Sur, maraming salamat sa ginawa ninyong pagtulong sa inyong pamahalaan na maideklarang insurgency free ang lalawigan ng Davao del Sur. Friends, IDOCUers, thank you for watching this very wonderful documentary about victory sa Davao del Sur. To God be all the glory. Please like my Facebook page and please do subscribe to my YouTube channel, and for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And for your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen. This is John Bosinia. We listen, we tell, and we inspire
This is iDocu. This is